na YSS. Uy. Kung mabubuka siya. Kasi, mga binabanggit natin to. Wait lang, nababano, Silvana. Silvana. Ano yan? Nabano yan si Silvana. Oh. And ngayon, dahil yung dalawa, yung first two picks dito ay marksman, you have to limit the amount of marksman that you can ban out. Kasi, ano eh, masyadong malalagay ka sa hindi magandang posisyon. Kung masyado marami marksman na wala sa field natin. Kasi mahaba pa yung drafting phase. Hindi naman sigurado na yung marksman na kukunin mo sa first three picks. Baka ma-ban out siya in the second phase. So, you really have to balance things out. And Natalia, again, a good, solid, balanced ban dito para sa Todak. Ay, nako. Ito na, sobrang init. Pati si Ribo, medyo latang gumuglug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 
deadhead look. Oo. Alam mo si Ibo kasi multi-role yan. Multi-role kaya yan. Hindi, kaya ta, ang daming tumatakbo sa isip niyan yung mga pwedeng iba to sa kanya na hero. Kahit anong ibigay mo yan kay Ibo, magagamit at magagamit niya ng maayos. Mm-hmm. Kaya ngayon, kaya halata yung focus niya eh. Literal na focus na talaga eh. Yeah. And yung sinasabi ko kanina, Bren Esports, they decide to take the risk. Sila magbaban pa ng isang Shin. Yeah. So that limits the first picks of Bren Esports to Ayuzong and a Benedetta. Pero bukas pa rin si Selena, Matilda. Ang daming nabubukas dito. This is what we're talking about. Now, I won't be surprised dahil nga nawawala na tayo ng maraming high damage high physical damage dealers is if Bren Esports or Todak, isa sa dalawang teams na to, magpipili ng lineup na double or maybe even triple mage na madaming magic damage. Ayan na, we have known, sasabihin ko pa lang eh, si Bren, nag-first seek Matilda yan. Mm-hmm. Naaral naman ng Todak. Which means na medyo talagang parang si Lina to ah. No? Mm-hmm. Si Lina, Farsay, mga ganun, usually makita natin for Bren Esports. Yeah. Like TZ looks very happy, naka-braces na. Ngayon lang, pati naka-braces na rin pala siya. Oh, so, tagal-tagal na rin. Uh-oh. Maybe a few months. A few months na ba? Mga ganun. Ano, parang siya nakita nag-spoil ng ganyan sa camera. Mga holidays lang ata. Holidays, oo. So, eto na yun. Eto na yun. So, first pick! First pick! Ay! Uy, napakawalan! Ang pinakamatandang sister. Naku po. Ng Da Sisters. It's open for Ribo. The hardest working sister. Panganay. Panganay, panganay. Ng Da Sisters. Oo. Si Esmeralda. Si Hilda. Sino ba yung isang Da Sister? May sinabi ni Manjil. Matilda. Matilda. Sila yun. Hilda. Oh, yun. Pero yun na nga, Benedetta. Si Benedetta. The joke lang. Benedetta. Benedetta. This could be a... Oy, ito, risky yan, ha? Yung Zong or Lapo pick para sa Todak. Pwede na din sila pumili ng... Yung Zong, parang ano to eh. Ito yung lumalason sa Bren Esports kahapon. Oo, pero no? Ba siya? Uy, tinanggal na. Tagalan ng hero dito si Flap. Good picks to, ba? Oo. Medyo risky ata ko magano far sa. Oh! Oh, here we go. Ano? Ito na naman tayo. Ring. Called it. Ano sabi ko kanina? Ano sabi ko kanina? Ano sabi ko kanina? Tuhog King. Tuhog King. Tuhog King kami ng strong. Napakawalan na ang dragon. Nagsalina pa nga sabi mo, Rakart. Ang tigre. The 100% predict. Oh my G. Carl Tizzy with the signature Lancelot pick. Kinakabahan din to. And okay, darami na yung katal. Baka tayo masunod na magabi. Ay, matangaga. Pero again, matangaga agad, Lancelot. May ano ah, Tol, may mga counter pick yung ganitong ano heroes. Kaya kailangan mag-ingat pa rin ng Bren Esports. Pag maaga mong pinakita yan, ayan, may mga pwedeng umiwas sa mga Lancelot, tulad ni Luanwan, kaya ding mag-crowd control. That means magiging vulnerable tong lineup na to sa crowd control, tulad ng mga Cho. And kailangan nating antayin yung mga picks na coming in. Ano kaya, nahanda na kaya ng Bren Esports yung mga ban sa mga hero na kayang kumounter sa isang Esmeralda, sa isang Lancelot. Early, early, pakita agad. Okay. It's an interesting thing for Bren Esports. Usually, yung mga ganito, hindi nila pinapakita this early. Then again, nung nag-Lancelot sila, actually, yeah, one of the last picks yung ano eh, Lancelot ni Carl Tizzy sa huli. Sa huling beses na ginamit yan. Pero ngayon, picking it early means... Yung Bren Esports, mas importante pa para sa kanila kung sino yung makukuha nila for the XP lane and for the tank support nila. So na Bren Esports will be target banning yung mga carries dito ng Todak kasi right now, maganda yung early to
early tumindi ang Benedetta 1-1, meron silang late game. Yeah. Naghahanap na lang sila ng pwedeng ipares na mage dyan. Pero, the fact na nag-ban out sila dito ng Farsa could mean that Todak is gonna go for a lineup na mas mataas yung physical damage output. Mm-hmm. Go for the early to mid burst. And then, tiwala na lang na hindi tayo abot sa sobrang late game na mararamdaman natin na ay wala pala tayong mage ang sakit. Nako. And Yuzhong is a great ban, although yun nga eh, maganda din yung respeto na ginagawa ng Todak sa mga hero tulad nila Farsa. Ini-expect na agad nila yung lane Farsa. Mm-mm. Dito sa Bren Esports, yung side Farsa. Ngayon, ba yun? We'll see. I don't think, hindi at, parang hindi ko masyadong ano yun eh, hindi ko masyadong trip yung ban, pero Yuzhong magandang ban. Unlikely na makuha yung lane Farsa eh. Pero sa ngayon, we are still open with Lapu-Lapu. Lapu-Lapu ba? Tsaka Cho? Posible. Makunat yung frontline Cho. Exactly. So that's gonna be a Cho tap. Lapu-Lapu na yan. Lapu, may makes sense. Oo. Dapat talaga may gumawa ng montage ng mga prediction natin eh. Tama naman yung prediction natin sa hero eh. Yung sa match lang yung nagkakamali. Pero sa mga hero, tumatama naman yung mga picks natin eh. Flap Lapu, please. Flap. Ano na yung box siya eh. And then okay, at the same time, kulong pa rin sa AOE damage. Meron silang Esmeralda, of course. Meron silang Carl Tizzy. Well, technically, AOE damage naman. Sabi ko, Chow Lapu. 100% pretty. Todak. Magbe-veil tong si Moon. Then, mabawas. Veil, Lunox, yung mga posible na picks. Kasi walang Farsa. Farsa, ang ganda sana ng Farsa dito sa lineup ng Todak. Sa totoo lang. Mobility kailangan din nila sa mage. So, mga content creator natin dyan, ha. Gawa na kayo ng highlights. I would see why they would think na magkakagura sila. Kagura? Kung ba't nila iisipin ng Kagura. Eh. Pero mahirap, oo. Mahirap yung Kagura sa lineup nito na Bren na napakalikot, eh. Veil o Loyi. Kung mabagal na lineup, kung medyo wala masyadong mga dash, okay mag-Kagura kasi maganda makapag-setup ni Yin yung overturn. Mm. Loyi would be better. Veil would be better. And Lunox could actually work. Ay! Hoy! Nakapunat na to! Kakunat! Ang daming tank, eh. Ano pa yung sinabi ko na physical damage talaga. Physical damage nila is real. Pero ito, masasabi natin kay Gato at Kacha. Magic damage siya, yung output niya. And so, weirdly enough, usually kan nakikita natin yung Gato at Kacha pinipili against 1-1. Pero ngayon pinares nila. It's gonna be interesting to see how this goes. Na, nag-iisip ako kung saan sila papuesto eh. So, wala nga silang total burst magic damage, as I said, would happen earlier. What happened? Meron silang magic damage, pero yung katakacha nila parang secondary tank eh. Yep, sana hindi nila pagsisihan yung ganitong draft because it's very, very reliant on the late game. Oo. Itong Todak. Yeah. Yung ginawa nilang to, lahat dapat, kailangan malakas yung Benedetta mo. Oo. Kailangan malakas yung 1-1 mo. So, massive respect to them doing this against Bren Esports. Mm-hmm. I really like Bren Esports' lineup. Almost 100% predict natin. Yeah. This is probably gonna be a jungle Benedetta. Ang makita natin. Jungle si Benedetta. Si 1-1 at si Tamuz mapupunta dun sa side lane. Mm-hmm. And then si Benedetta magja-jungle kasi yung habol mo yung rotation ni Gatot at ni Baksha. Fast ikot. Gatot. Si Baksha mag-uumpisa yan with the gold lane pero mag-iikot sila as a 1-3-1 type of rotation kasi yung habol nila is the taunt pick off at saka yung stun na binibigay dito ni Baksha, yung taunt ni Gato Kacha, then dahan-dahan yung damage nila sasakit, magsastack yan, and then of course Benedetta with the burst damage, so that's gonna be their main rotation. Pero as it's starting out right now, Todak, ginagawa nila yung suggested lineup dito ng ano ng developers natin, which is the 1-2-2. 1-2-2. Or 1-1-1-2. Kasi yung tank si Iwan dyan, dumidikit lang kay 1-1. Yun. Okay, tignan natin ha. Tignan natin as we go into the laning. Kita mo naman. Mm-hmm. May possible na itong hold. Uy, si X-ray. Hold na ito. Nakita ko na din ito eh. Mm. Yung mid lane Tams. Pero yung nakita ko yun before, naka-ano siya, naka-retry. So this time, pang-hold lang talaga siya, no? Tsaka yung Gatot.
3 points! Mula kay Pew! Mas magaling mag-basketball ang Pilipinas kaysa sa Malaysia. Kahit Mobile Legends to, nakaka-3 points pa rin. 3 points pa rin, my man! Beautiful! Hey. Abyssal arrow. Beautiful, actually, beautiful. Hindi abyssal arrow. Flame shot yung ginamit. Nako po. Nagulat. Feeling ko nagulat. Ang ganito ang pagkakamali niya eh. Visible siya. Noong nag-TP pa siya. Yung namaan na siya ng araw ng isa, tapos gumalaw na siya konti, nag-TP ulit. Huwag mong gagawin yung kay Fume. Veteranong-veterano na yan. Si Fiu kasi, sabi niya, parang hindi pa ako masyado nakakanakaw ng buffs gamit ng flame shot ko. Kuha kaya ako ng buhay na. Gamitin ko nga sa hero. Kumuha ako ng buhay dito. Pero Turtle has spawned right now. And si X-Ray ang sobrang nahirapan doon sa top lane. Kalaban niya ang rookie of the year natin dito sa Pilipinas na si Flap Teezy. At si muna mo huli dito. Ilo ko na, taunt. Here we go, Lusty. Again, mas confident na yata si Lusty ngayon sa kanyang show. Mm-hmm. Dito, especially against this lineup na puro harapan lang. Close range heroes. Walang long range. No, Reptar, walang long range hero. Dito, sa Todak ngayon. Sino long range dyan? Sino nga pwedeng mag-poke? Wala. Walang pwedeng lumapit dito sa Turtle. Libreng-libre para sa Bren Esports. This game one could go very, very well. And it's looking good right now para sa Bren Esports and Todak. Hindi pa natin masyado nakikita yung gusto nila mangyari in the early game, which is to get that pick-off and that burst damage. Ang ganda din naman kasi Amen. Yung rotation dito ng Bren Esports. Alam nila hindi sila masyado nang kukumbol-kumbol. Flapty, si pinapahirapan dito ang buhay ni X-Ray. And so he's winning in that lane. That's right. So right now, Bren Esports still in the lead, but it's still the early game. Very early on. I think they are just... tama yung ginagawa din ng Bren. Mm. Hindi nyo kailangan magmadali ng sobra. Enough na yung pressure na manggagaling kila Few, kila Lusty, kila Carl, para ma-pressure. Itong lapu-lapu ni Flap Teezy mamaya, napakasakit na yan. Right now, Lusty can go for the kick, pero hindi sapat. On to Ewan. Ngayon, sila naman hinahabol. Rebo stuck in the corner. Carl Teezy with the turtle. With the orange buff! Going hard, Thorn Rose kay E1. Very, very sturdy pa rin. Ang maganda naman sa lineup ng Todak ito. They're gonna go in. Dive in. Wala. It's not enough. Wala what a notch from Carl Teezy! Oh, going down a view under the tower. Si Rebo tatagal. Pero hindi na pala si Siku with the crossbow of Tang. Agalaw. Sa baba. One for one. Todak at Bren. Aba, it's a clean fight. Early trade. And yun nga, nakita natin yung pagkakunat dito ng two-tank setup ng Malaysia. And of course, come the late game, hindi na natin masyado makikita yung damage with you in the tanks. Sana lang mahuli niya si either Chico or Benedetta. But those are both hard targets for Red Esports. But again, it's in a way balanced din siya kasi meron din naman silang Esmeralda sa kabilang team. Pero si Muna mahuli dito. Oh! Kill for Carl Teezy. 3-2. So Bren Esports fighting it well in the early game. Enchanted Talisman ang na-pick up dito na item ni Rebo. Yep. Right now, Few. Gamit na gamit ang silina niya. Traps dito sa kaliwa. Abyssal Arrow sa kanan. Kayang-kaya niyang lumaban. Here we go. Turtle Easy going to Carl Teezy once more. And they are using, Bren is using their advantage. Ginagamit nila yung range advantage nila. Laban sa Todak. At right now, Bops lang at Minions ang nakuha nila. Oh, what a kick! What a kick, Lusty! Oh my G, basic to basic lang. Ewan at Simun natulala yata ng konti. Waiting for a good opportunity to go in. Ewan. Phantom Iwan. Execution, hindi siya. Blastan. Pinamaan right now. Oh, Blastan. Under the tower. Masakit, masakit. Ultimate si Moon. Guardians Avatar. Avatar the Guardian. Oy, X-Ray, saan ka pumunta? Carl Teezy ang inahabol. Thorn Rose, one for one. Okay. Ewan. Okay, Bren Esports. Okay pa naman. Esports, they're trading very well. Oo. Although, mahirap din kalaban ang Todak. Yeah. Sabi ko, gamitin nyo yung range advantage nyo. Pero pag Bren Esports ang pinilit na pumasok ngayon, at this point, sa loob ng jungle ng Todak, mahihirapan sila. Kasi harapan nga yung gusto ng Todak dito eh. Mm. Gusto nga nila yung harapan, ikaw mismo yung lalapit para hindi na sila mahirapang maghabol. Mm-hmm. And that is working out very well for Todak. They're defending. Supposedly, sa lineup na ganyan, dapat luging-lugi sila. Mm. Pero lumalaban sila. Yep, they're fighting it. And right now,
Flap Tweezy and Rebo holding down the side lanes. Si Rebo, exactly. Hindi pa natin masyado nakikita kasi yun nga, that's his job right now para magtanggal ng isa out of Todak. Ayan. To force things like this, kailangan, a 2-for-1 trade. Pwersahin mong nasa lane sila, no? Oo. Kasi ngayon mapipressure ang Todak na gumawa ng play sa ibang parte ng mapa o mag-rotate sila kung nasa ng Bren. Okay, si Moon at Lassie, nagsasayawan lang. Mm-hmm. Si Formaze again trying to catch up to the farm. Right now, Formaze level 9. Ayun, like, like ang ina ka. And hindi pa rin naman papasindak ang Todak. 1.4K on the gold lead. Hindi din ganun kalaki. Mm-hmm. Para sa Bren Esports. Pero ano bang nila dito is the global gold from the turtle. Lagi nilang kuha yan. Call Fizzy, cleaning it up right now. Lusty. Good zone at ang ginawa na doon kay Iwan at Chico. Pero siyang habulin dito ng gulong. Moon, ginamit na yung ultimate niya para makatakas. And now, Bren Esports. Tignan mo yung apat na yan. Magro-rotate sa top lane. Chico and Iwan. Naku po, naiwan na kayo ng team nyo. Here comes Bren Esports as Chico and Iwan. Susubukan nila makatakas dito. But that's gonna be a 4-2. But it works. Oh, Flameshot. Flameshot. Fume. My God, you. Cutting off the escape. Akala mo, ha? Kahit naka-crossbow tank ka, makakatakas ka. Hindi yan. Hanapin kita. Hiting mo naman si Rebo and Katisi. Susubukan nila patayin dito si Iwan. Pero makunat yung backshot na yan using the revitalize to keep himself alive. And yung few... Oh my God! Ng Abyssal Arrow Moon could be up next for you Bren. You can do no wrong, Carl TZ. Slow bear, hindi na kailangan. We got the fam! Rebo and Pew cleaning up si Lusty pang insurance policy pa sa likod. Si X-Ray nakuha ng Torre na balance niya ang gold para sa Todak. Pero ang Bren Esports, rumaragasa dito sa game 1. Rumaragasa, lumalaban, pero kailangan pa nila makabasag na Torre dito as Chico and Iwan. Nakabalik na sila para makadepensa sa taas. Lusty with a knock-up there para matulungan lang si Rebo na makatakas. Nice kick. Here comes the crossbow of tank. Sabi dito na Rebo, alis na ako dito kasi masyadong delikado na andito pa tayo. And here comes the rest of TDK. They're gonna go for the assist. Muntikan na nga nabasag ni Torre sa taas. Pero ito na si Formaze with the Electo. Final blow. Few stops Iwan in his tracks. And this Benedetta is starting to come online. Na matagal natin hindi nakikita pero naka-farm na siya. Carl Tizzy and Flap Tizzy going up against X-Ray and Formaze. Todak and Bren reset. Reset na naman and Iwan ng gigigil. Siku on the top day. Muntik ng tamaan ng Abyssal Arrow. Coming into this one, Few. And lastly, making sure na may control pa rin naman Carl Tizzy as well. Medyo mas kontrolado siya ngayon. Going for the turtle, pag nakukuha niya ito, isa na namang malaking damage boost back sa carry ng Bren Esports. Sabi dito ng Bren, kahit walang Torre, wala pong problema, kalalaban pa namin. Pero Formaze takes it, and Carl Tizzy goes down. That's gonna be a kill and a turtle para sa Todak. Avatar of Guardian ginamit para hindi pa katakas dito ang Bren. Rebo and Lassie, subukan nila lalaban nito as Few ginamit yung Abyssal Arrow to try to find a stun. A turret destroyed to the top lane para sa Todak, and Bren Esports did not see that coming. Formaze from out of nowhere, na-secure niya yung turtle steel. Nangyayari na nga yung sinabi ko kanina, lumalapit ang Todak talaga nang gigigil sila. Ginagamit na advantage nila sa pagiging makunat para ilaban ang Bren Esports sa mga maliliit na corner. So here we go. X-Ray, simula na naman sa baba. Nasubukang kontrolin itong si Rebo pero hirap na hirap din siya. And now Bren Esports taking a little too much time trying to find control in the mid, in the way jungle, going time for the objectives. Napabayaan nila ang mga sa turrets nila. Side lanes and top lanes. Side lanes and top lanes. Oh. Bren Esports still have a very good lineup to fight it out here. Pero sa kunat na meron dito ang Todak. Pati kami kinakabahan na. Oh, yung wala na ano. Pero hindi kaya pa to. Holy crystal na pick up dito ni Rebo. Lalaban pa ang Bren Esports. OMG. See how they do here. Bren Esports again. Pangharapan din ang mga gamit na ginagamit nila. And so far, so good. A lot of them are building armor, warrior, boots, straight into the damage na itong Todak, which is, yun ang tama naman talaga. And Rebo, again, madami pang gold sa mapa na hindi kinukuha ng Bren. Top lane, huli nila. Itong huli si X-Ray. Pero ito si Moon. Baray Moon. And lalaban sila ng 2v3. Pero lalo pa rin, madadali pa rin sa top lane. Si Flap, easy. Lusty, going for the run here in Bren Esports. Sa kuha ang Torre, makatakas kaya sila.
And here comes a few doing his best para hindi mapita si Lassie. Here comes Falling Star Moon! By Rebo! Secures two! Si pero Maze. Ito, si Four Maze! And nilalaban niya dito si View and si Rebo. Oh, si Nasayawan! Si Nasayawan! Sayawan yan! Left, right, cha-cha! Four Maze! Four Maze! Oh my G! View! Ginagamit talaga ang pagiging veterano niya dito sa laban to. Brady Sports, kumakapit mga kaibigan, kahit medyo lumalamang ang Todak. And now, Carl TZ, hindi pa natin masyado nakikita yung Lancelot niya, pero hindi naman sa, it's his fault. Yung lineup lang kalaban niya is dapat hindi basta-basta. Oo, hindi basta-basta. Dapat mag-ingat na talaga ng matodo dito sa si, lang, si, may, si Carl TZ. Sa totoo lang, mahirap pumake up. Mag-pick off sa lineup ng Todak. Lahat makunat. Oo, kasi yung main thing na iniiwasan dito ni Carl TZ is yung Avatar of Guardian ni Moon at saka na matargetin siya ng cross-buff tank. Oo, tsaka pag natot siya nitong nung Gatot Kacham, pag halimbawa, tagal mong hindi makapag-skill. Oo. Naku, madadali ka. Kahit wala masyadong damage output itong Todak, like I said, wala silang super burst damage aside from Four Maze, aside from Siku na all physical damage, alanganin pa rin. Dahil pag na-taunt ka, madami silang crowd control, pwede kang madali. Especially kung Lancelot ka in this game. Yep. And now, Bren, lalabanin dito. Moon, pumasok na Avatar of Guardian, pero masyado maaga, na-stun siya, na-burst siya. Pero Bren, the discipline to not take the team fight. Disiplina, disiplina. Good call para sa kanila kasi hindi nila alam kung nasan yung Benedetta noon. Hop, yung bot lane. Bot lane, ingat lang. Mas split push kayo ng X-ray. Falling Star Moon kay Rebo. Pag tumatagal, lalong sumasarap yung Esmeralda, umaabsorb ng HP. At pinapabagal siya, Carl TZ, humahabol. Flap TZ, galit na galit ang Freddy Sports kay X-ray. Kidnaya! Kinaya. Pero yung Lord na inumpasahan dito ni Todak. Napabagal. Bren Esports, nalapit sila. Medyo mabagal nga. Falling Star Moon, I think kinumit ata ulit dito ni Rebo ng Kermit Siku with the crossbow of Tang. Lasting, na-pop off yung immortality niya. Wala pang, Flap TZ here trying to survive this. Carl TZ, matami pa siyang heal. So makakalaban pa dito ang Bren Esports. Susubukan pa nila. Mulo ka na damage sa Mega Kale. Carl TZ, nadahati sa likod. Siku, iwan. Carl TZ, nasa likod. Pero buhay pa sila. Yung Rebo, eto na. Oh, the veteran, the experience of Bren Esports doing their best to stay alive. Pero si Rebo, hindi nila mapitas doon si Iwan. Si Few against Four Maze. 1v1, 2v1. Si Lasting na nga, nanonood na lang. Oh, Few with a kill unstoppable to Benedetta. And in the end, that is a 3-4-2 trade. Wow! Sorry, hindi pa nga nabasag ng minion doon sa gitna. Ang tindi ng laban na yun! Kaliwat ka na ng palitan, Brenning Sports at Todak! Oh my G, hindi din talaga magiging madali para sa Philippine team ang laban ng Malaysia. Bren Esports, hinagalawan at dinadaan sa kunat ang laban. Oo, yung kunat talaga nagdadala sa kanila, yung damage na nilalabas ng ni Baksha at saka ni Gatot Kacha dito, little by little as the team fight goes on, nararamdaman nila. But now Bren Esports picks up a shadow mask for Lusty. Now, they're still trying to find the control. Lamang pa rin sa Torre ang Todak. Pero, nakakalaban ng Bren. The gold is still there. Dare I say, in some teamfight situations, kung mahuli nila yung 1-1 or yung Benedetta ng maaga or mabawasan si Moon na todo early on, which is what you've been seeing for most of the game, yeah. Nanalo sa teamfight ang Bren Esports. Yun nga yun. Again, look for Moon as well. Pag nagkamali ng Avatar of Guardian yan, that could be it. Again, very critical din ang lagay dito ng Todak. They are in the lead, pero by only less than 1K. But mahuli ni Lusty, itong sila Moon, sila Four Maze, very important din na makuha nila itong si Four Maze, Kuya Reptar. Mm-hmm. And si X-Ray, ginagawa din niya is, lagi lang siya nagsisplit push. Even though alam ng Todak na natalo sila ng teamfight. Sakripisyo lang, no? Sakripisyo lang para mabasa yung Torre. And so it's gonna be up to Bren Esports to find a good balance. Pero Avatar of Guardian, force out ng mabilisan. Pero mahuli dito si Carl TZ yung mga miyembro ng Bren Esports. Ginamit ang Phantom Execution para makatakas. Siku. And now Todak ang lumalaban dito. Wala na dito si Carl TZ. And Bren Esports are trying to find the safety of the tower. Pero si Flap ang makukuha. That is gonna be a 5-2-4 trade. And Todak, oh my God, kumakagasa! Damage with the sustain that they have.
are running over Bren Esports right now, pero lumalaban pa rin yung Bren. Hindi pa tapos ang laban dito. That's gonna be few with the pick-off and Lusty as well. Falling Star Moon as well as the combination of the Wave and the Dragon. Na lang si X-ray. X-ray na lang ang sakripisyo. Pero buhay pa. Pero buhay pa. Buhay pa. Ayaw bumagsak. Ayaw bumagsak. Grabe naman yung live stream. Grabe X-ray. Okay na. Pahinga ka na X-ray. Wala na. Okay. Pahinga ka na X-ray. Pero ang Lord. Look at the Lord. 10,000 gold. 10,000 HP. Kaya kayang stilian ni Lusty. Wala siyang retribution. Wala siyang kahit ano. Hindi yan tulad ng Grakje dati na kayang-kayang magnao ng Lord na mag-isa. It's a different story in Bren Esports. Dumidihado ngayon, 4,000, halos 4,000 ang labang ng Todak mula sa Malaysia. And again, Carl Teasy having a problem with the lineup na kalaban niya dito sa Todak dahil nga sa tatlong frontliner, the tatlong Avatar frontliner, of Guardian. Ang hirap din. Ang hirap din para sa isang Lancelot. And that's hirap why pumampas. Todak pumili sila ng risky pick, pero it risky, makes sense na ano, nagatot kacha doon sa mid lane. Siya ko nagsabi sa'yo, risky. So, sa early game, andali nilang mapitas dapat. Yung Bren Esports, ginagamit naman talaga yung mga skills ni Few, mga stun, yung mga slow, abyssal trap, abyssal arrow. Pero right now, Todak is in the point na kaya nilang tisin. Yan pa si Lord nakasama dito sa mid lane. Pero meron din naman Rebo dito ang Bren Esports na nakita na nakakatapat siya. Nakakatapat niya ang mga frontliners dito ng Todak. Chico? And here comes the Lord. Bren Esports will try to defend this rock hard. Carl TC, oh my god! Nahuli na naman! Ang Lord kasama nilang lumalaban. Lusty with the kick and Rebo with a shutdown. Pero ang torrent nila, it's gonna go down. Avatar Guardian right now in the middle of the fight. Si Flap TC hindi makapag-skill ng maayos. Sa kanya, lapo-lapo! Humahapa sa Lord! May minions pa ba? Oh my Todak. Goodness! Uha na! Game 1! Going over to Todak. The risky gatot kacha pick. Risky, risky. Sobrang risky yun na, pero gumana. Napagana ng Todak. Oh my G. Naku po. Oh my G. Pero hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Three game series to. Maganda naman ang galaw ng Bren. Kinakaya naman ng Bren Esports. Bren Esports, man. Grabe. Grabe yung puso ko. Kaya pa yan. Ano pa kaya sila, no? Positive lang. Si Carl TZ, alam niya yung nangyari doon eh. Oo. Alam niya yung nangyari doon sa game na yun. We got to catch a surprise pick. And mukhang na-surpresa nga dito. Surpresa tayong lahat. Ang dalawang teams natin, ang Bren Esports. Okay. Okay, teka. Sabihin natin. Mga tol, reset. Lahat tayo dito sa Filipino so, stream. Lahat tayo sa Filipino stream. Chill. Yung... Chill. I think, yung Todak naman kasi. Oh. If pumili sila ng traditional na mage pick, punit yun kay Carl. Totoo Let's lang. Be honest, punit yun kay Carl. Totoo lang, yun yung specialty ni Carl. Oo. Kaya they took the risk and pumili sila ng Gatot Kacha. Wow, that's... Na hindi lang, it won't be so straightforward nung ano, yung paano ginagawa ni Carl para kalabanin yun. I think kasi dalawa yung ano, sobrang tanky ng frontliners na kalaban mo, yung Baksha. And konti na lang yung mga main targets mo eh. 1-1 na lang ang Benedetta na lang ma-damage mo. Benedetta may kunat din naman din yun eh, in a way eh. Dahil sa mga lifesteal niya, sa mga shielding niya, nawawala Man, siya sa mapa. And the Benedetta pick. And then si 1-1 as well. The Benedetta pick was okay. Yeah. Pero in the end, I think, yun nga, it was the fact na nagpalit ng strategy yung Todak. Iba na, to eh, ngayon lang natin kung nakita to eh. Oh, nag-backs na halos kacha. Pure tank strategy. Oo. Oh. Kasi si Benedetta, I count it as more of a tank din. Oh. Assassin ng makunat. Nagumagalaw, ang bilis gumalaw. Mm. So, yun yung nangyari doon. Plus, yung pinaka-damage output nalito sa Siku, wow, nung huling-huli talagang kayang-kaya, lumilipad talaga. Mm. Si Siku naman, hindi ko masyado naramdaman sa laro eh. Andun din siya. Nung dulo lang. Diba, ito yung sabi ko sa'yo kay Siku, na parang Selly Boy siya, pero mas dependent siya sa galaw ng ano, mga kasama niya. Selly Boy. Oh, that's a good comparison. That's so si Moon and Iwan talaga yung nagkarga para sa Todak dito. And Bren Esports, wala naman sa mali yung mga galaw nila eh.
It's just that yung sa lineup nila na gusto nila gawin, nahirapan. Hikap. Yung saving grace nila doon would be si Rebo sa Esmeralda kasi nakakatapat siya eh. Doon sa back siya eh. Rebo, actually. Oh, pero okay, in the end, as it goes on longer, since back siya yung kalaban dito ng Esmeralda, yung ano niya, yung region niya, medyo nahirapan. Tama. Pero nakakapita sa nakakahuli ng kills dito si Rebo. Plus, ito yun. That Gatot Kacha, nung dulo, nakita ko. Mm. The last few minutes, kitang-kita, malinaw, hindi makapag-full skill. Mm. Si Flap Easy dun sa lapu-lapu. Hindi niya magamit lahat ng skills niya kasi pag naglapu-lapu ka, di ba may isang set ka ng skills. Mm-hmm. Tapos pag-cheatens rage ka, tapos may bago ang skills. Lahat yun, gagamitin mo yun para makapag-lifesteal. Hindi niya magawa yun. Dahil, tanggal na nga yung lifesteal niya, sabi mo. Dahil dun sa, ano, dahil dun sa back siya, tapos nakakancel pa, natotont siya. Mm-hmm. Avatar the Guardian with lahat ng skills nung ano, nung Gatot Kacha. So, napakalaking bagay nun. Talagang tiniis lang ng Todak yung early game. Oo. At dahil dun, nahirapan pati si Carl Tizzy na dadamay pag nahuli siya ng Avatar the Guardian, halos yun na yun eh. Mm-hmm. Bihira siyang makaligtas ng completely from Avatar the Guardian. Mm-hmm. Or pag makaligtas man siya, makatakas nga yung Lancelot, bawas-bawas na. Yeah. And naging ano eh, naging sacrificial lamb dito si Gatot Kacha. Sobra. Na dun nga sa early game siya yung lagi nauuli dito. Pero dahil dun sa nature of scaling ng mga frontliners na si Baxter na si Gatot Kacha laban sa hero dito na si Lancelot na ginamit ni Carl Tizzy, kaya nga napaforce ng early Blade of the Heptasis itong si Lancelot for that extra armor penetration. Yep. Ano eh, kahit na, ma-full combo to, nila Carl Tizzy, mahirapan pa rin na parang hindi pa sila mababatay masyado. Or sobrang dami mo na nakomit kila Baxi at kila Gatot Kacha na pagpasok ni Formezi, yun. Doon siya nakakuha ng kills. Or pag-ikot ni Chico, makakuha siya ganda ng kills. Ganda yung timing ni Formezi dito. Eh. Again, man, si Iwan at Moon talaga ang nagbuhat para sa team ito. Formezi as well, good rotation timing. Pero talaga, si Ewan tsaka si Iwan tsaka si Moon. Oo. Oh, oh. Grabe. Yung combo nitong dalawang to, nakakagulo. Oo. Alam mo, hindi sila yung main damage output, pero yung trabaho nila, sobrang disruptive sa gustong gawin ng Bren Esports. Oo. In game one, which, lamang yung Bren sa kills, ha? Oo. Lamang yung Bren sa kills. Kasi ang liit lang ng agwat nila sa gold. Tignan yung maayos yung gold graph. And, Turtle laging nasa Bren, pero talaga, kahit nasa inyo na lahat, nasa yun, ang lahat, kulang pa rin. Hindi nila magamit yung damage output. They can't use their items because disabled nga sila. And yun nga. Oh, nice call. What a call. And ang MVP ng laro dito ay si Iwan. Nagamit ang Baksha. And man, there's not much we can say. MVP pa rin performance. Say. By E1 on the back siya. 4-0-6. Trinabaho niya lang. Nakatayo lang siya dun. Ginagamit yung ano, tortoises puissance niya. Helping with the regen and the slight damage na nilalabas. Picking up the cursed helmet, of course. Going for the full support item really helped the 1-1 as well.